pumasok na po tayo sa ating trabaho. Uutin po tayo ngayon. So, anyway, babasura muna tayo. So, meron po tayo. Lalagay lang itong basurahan dito. Meron po tayo. Init. Pero malamig sa labas. So, yan. So, kalabay ito tayo. Okay. So, uti po tayo. So, supposedly, off po natin, pero dahil nga po kulang po ang staff, so kailangan po natin pumasok. So hanggang bukas po ito, 6 to 6. What? Ayan. So, yan po yung building namin. Malalakad lamang po yung ating hospital. So, dahil po 10 riyals. We are paying 10 riyals here. Going to work. Walking distance naman po. Kaya we're going to walk. Ayan, so dito sa Dohan, dito po kami sa Abdulaziz, Kirich Abdulaziz. And my work is in Puntaza. So, magkalapit lang, sa kabila lang actually ito, lalakarin natin. So, in 10 to 15 minutes, depende kung gaano kakabilis maglakad. Ayan. So, medyo madami lang yung sasakyan. Ayan. So, madami ring tao. Ayan. So, maliding lang. So, kailangan natin tumingin sa ating mga dinadaan dahil kabilaan po ng sasakyan. So actually dito sa area po namin, madami pong tao. Daming mostly populated po siya ng Pakistani, Indians. Napapansin ko mo, rarely lang po yung mga Filipino dito. So sa building namin, bihira lang din ako nakakita ng Filipino. So ayan po. Actually dito rin, madami mga ginagawang mga daan. So, dahil sa dami ng ginagawang daan minsan, traffic. So, anyway, ang ganda ng mga daan dito sa Qatar. So, talagang pinipipir na po for 2022. So, mga building. We're running off time. So, ang trabaho po natin is alas 6 magsisimula. Pero kailangan pa mag-endorse. So, dapat before 6 nandun ka na, para at least ma-catch up mo yung endorsement. Kasi minsan, nangyayari yung endorsement. Siyempre, consideration din po sa mga pauwi. Pag-alit pa.
Grabe. So, ayan, ang ganda ng building, oh. Itong building na yan, building ng mga, I think, nagtatrabaho sa Qatar Airways. So, napakaliwanag. So, hindi na po tayo. Kasi dito sa nilalakaran ko, medyo walang ilaw. But then, madami naman pong naglalakad ng katulad ko. So, ayan. Medyo nakakapagod lang po. But of course, ang pinopoint out natin dito ay paano magtipid. So 10 riyals is napakalaki. 'Di ba? Sa atin nakakabili na 'yun ng kalahating kilong karne ng baboy. So kung back and forth pa dito, so, isang kilo na. Nag-jacket ako. Ayan, medyo akong dito. Walang masyadong ito. Ayan. So far, safe naman. Ayan. Ayan, ang mga tinsan. So, but anyway, dito sa Qatar po talaga, you will feel yung security and safety naman. So, walang gagalaw dito hanggat wala kang kaaway, siguro. And, ayan. So, medyo madilim dito. So, pero, malapit na tayo. Naka 3/4 na tayo. Ayan, talaga madilim siya. Ayan. So, may mga kahoy. Ayan. So, kapag nakakita ka ng kahoy dito, you will feel na sa Pilipinas ka. Kasi bihira lang. But then, compare naman sa Saudi, mas madami mo nakita dito ang mga punong kahoy kahit papano. And see, ayan, Christmas lights. Ayan. So, ito na yung last na ito yung border ng Prince Abdulaziz at Muntaza. And we're almost there already. So, diba, napakabilis. So, ayan, highway na naman po. So, sa kabila niyan, nakaka tayo. So, kailangan ulit natin mag-untay. Natin nga, cepat tawin. Kasi nga, talagang madaming sasakyan dito. Mahirap na. So, ngayon habang naghihintay, gusto ko pong magpasalamat sa mga patuloy po nanonood sa ating videos. And sana naman po, suportahan nyo pa po ang ating YouTube channel, Nurse Trader. Kasama ko na po ang aking anak, ang aking pangalawang anak si Aliyah. So, sa mga susunod na araw, magbabanding na naman kami. Sayang nga eh, kasi may pasok ako ngayon, supposedly ako mag-aalaga sa kanya. Eh kahapon, hindi siya natulog. Tawa ko si Mrs. But anyway, ang mahirap bukas, huyat. So, may karapan na naman tayo mag-alaga. Pero day off naman ng dalawang araw after that. So, meron tayong banding sa ating minamahal na anak na si Aliyah. So, ayan. So, yan po is health center po yan. Okay. So, okay. So, napit na tayo. Ang maganda po, open na po yung likod ng hospital. Yung gate ng likod ng hospital. Para hindi na tayo pupunta. But I don't know if it's open. But I think it's not. Ayan. So, yung mga gates. Medyo tumatagat-tak na po yung ating pawis. Pero okay lang. Ayan. Ganito po yung buhay po namin. Mga nurses dito sa Qatar. So, we're so much fortunate
na talagang nandito po tayo sa government hospital. So talagang yung benefits, yung sahod, eh talaga namang well compensated. So anyway, as far as I know, sa mga ibang hospital dito and home cares, maganda rin magbigay kumpara sa mga ibang GCC. So kaya pinagpapalang Qatar eh. Dahil sa yun nga, unang una, yung mga minimum wage earner po natin dito, mga kababayan po natin, mga ibang lahi din. So tinaasan na po yung minimum wage po nila. So magandang balita po yun. So yan. So ayun, bawal na pong mag-video sa loob po ng property ng hospital, baka masita po tayo. Ayan, so maraming salamat. Hanggang sa muli. A few moments later. Tapos na po ang ating overtime. It's day of 2 days. Yeah, so yan po yung ating hospital. So under renovation. Okay, so sa kabila lang po talagang ating trabaho, sa kabila ng daan. Ayan, so ito po yung dinaanan natin kagabi. So madilim po kagabi kasi walang ilaw. See? Nakatipid tayo ng 20 riyals. Di ba? Andahan na natin. Psychiatric nurse dito sa Doha. So specifically in Hamad Medical Corporation po ako nagtatrabaho. So actually nung college pa lang ako gustong-gusto ko nung maging psychiatric nurse. Lalo na nung na-rotate ako sa mental health. Maganda maging psychiatric nurse kasi you're dealing with sabi nga a difficult patient, but and then do about his problem, intervene with his problem, and then later on makarecover siya. Malaking parang yun yung satisfaction din. Okay. Finally! Ayan, so mga traders, thank you so much. So sinamahan nyo ako sa aking overtime. Sorry, hindi ako pwede mag-vlog sa loob ng hospital kasi bawal. So anyway, nalaman nyo kung paano ako nakakarating sa aking trabaho and then sa aking